Usaka patu, usaka tingong, usah kagatauhan. Cebu Catholic Television Network. Brothers and sisters, faith without action is dead. Ang pagtuo nga dili ubanan o maayong buhat, patay. Faith and action must always be together. They cannot be separated. These two are twins. One cannot live without the other because God has joined them together. In James 2:24 it says, you see, then that it is by our action that we are put right with God and not by our faith alone. And even in verse 26 it says, so then, as the body without spirit is dead, also faith without action is dead. Therefore, brothers and sisters, faith without action is dead. Mayong adlaw ka natutanan, no? Makaigsunan, huy bistasab. Yan asad kami makikuban ka rin yun inyong paboritong programang Faith in Action. So, layan usab nga kinabuhi ang ato karon nga pagatukion. So, standby din mo. Ayaw din yung balina yung channel. Mr. Malo? May buntag tayo, may buntag sa viewers sa Faith in Action. Kuan ron, August samtaron 18 August 18 2022 business sab niya na sadtal sa inyuhang naandan og paboritong programang Faith in Action maghisguta sa kinabuhi sa tong bisita unya sama sa naandan ato ang subdan ang ato ang pakighinabi pinaagi sad sa paghatag og gayon sa tong bisita nga mopaila-ila sa iyang kaugalingon. Maayong buntag. Maayong buntag. Ako si Dale Najarro, Osaka architect, retired na. Atong year 2000 nagkasakit ko og cancer, then nagmetastasize na siya. Sa katong higayon nagtuo ko nga kuan siguro mao na gini, mao na ni ang katapusan. So mao na nga higayon nga murag nakakita kong balik ug na strong ang akong faith sa Ginoo. Ni join ko sa Oasis at that time, then to make the story short, nausab yun ang akong kinabuhi. That was how many years ago? 22 years. Year 2000. Imo mang gi-make ang story short, I will make the story long. To make the story long, akong sugdan sa kanang being an architect ba niya. When you say cancer, what stage was that? And why are you still here now, 22 years after? Atong pagka-diagnose nako, that was quite late. Kay ko anaman, kanang kinilaging murag, say, happy-go-lucky kay tanya, kumpiyansa lang. Niabot na ni stage 3 na ang akong kuan, ang cancer. Uy. So, ang doktor na ko ato, ni kuan agay, murag, di na siya, surrender na siya, kay stage 3 niya. Pag-addo na ko sa oncologist, nag-write og letter ang oncologist na ko, si Dr. Betty Talavera. Basig retired na siguro siya, mas older, pumunta na ko. Niya, padaa siya letter na insya kaning letter ihatag ni ngadto sa imong doktor, ihatag ni matag ihatag na ko dito kay Dr. Bonifacio, urologist niya. Paghatag na ko, giningon sa tong doktor nga gusto nimo i-read nimo sa
imong atubangan, ay read sa akong atubangan. O, sige, walay kaso na ko. O, ito, basa niya. Ang gisulat dito sa letter ni ingon ang si Dr. Betty nga, don't give up on patients with the same case as me. Parang ganun. So, kuan siya, kanang, kasi siya mismo, murag, kuan na siya, kanang, resign na siya, dili na siya, murag, minsan murag, listen na niya yung kaso, kaya, kuan, stage 3 naman, nag-spit na gugugdugo. Oh, wow. Oh, spit na gugugdugo niya. What's ito nga cancer, of? Testicular cancer to. Niya, pag humag-opera, ni metastasize sa lungs. Ang, ang metastasize niya, na itag 5 cm na lungag, na itag 3 cm, na itag 2.5 cm. Basta mura lagi ka ng gitiraan kay shotgun nga nabungkag akong diri. Ya, mo na ito nga, sige na kong spit o dugo. Straight gito for 3 days nga, wala mo ko'y ubo. Yan ni ubo lang ko nga, ni igham lang ko ka naman, wag yung lami. So, mangigham ka na naidugo? Naidugo, o. First day, wala pa ko mo sa kuhaan sa akong misis, wala sa akong masaba. Pag second day, nakanasan. Pag third day, kudagan mo, okay, ito, pakita na ko sa misis, dagan ta dito sa kuhaan. Kasamaan pa ko sa doktor nga, nga nung dugay, kamari. Chemo na yun. Make story short, duration sa chemo, at the same time, during my chemo sessions, nag-join ako sa Oasis at that time. So, on top sa meds siguro nga gi-take nako, plus ang to say, medicine sa Ginoo, murag na kuan gyud do na gi-alibyo. Murag nibalik ang akong akong drive nga the will to live. How did you discover nga na kay cancer? Kuan, murag kanang dito man siya sa Hong Kong nagtrabaho. Nagtrabaho ko sa Hong Kong, that was 1990 to 1994. Then after Hong Kong, Shanghai. After dito sa Shanghai, nauli ko mga 7 years sa Pinas, murag nang practice ko gamay ana nya moto na sakit ko. So your architectural practice was mostly international? Dili nagkuan ko as OFW. OFW nya, okay. Nagpractice, private practice ko diri nya. Lisod mo kayo kay on and off og naa naa og wa sad nya, wa mo ko ma-employ ato, so lisod yun nya. May magmukaon ng takadaadlaw. O, pugos ko balik. Pero at the time, pag year 2000 yun, na kuan yun ko, na hold on yun ko, kay kuan man, kanang critical man. Nagtuo ko nga, mawa na gini. Murag, para na ako, murag makita na ako ang light at the end of the tunnel ba, nga murag, mauna gini. So nagtuo yun ka nga, dito na lang kakutob year 2000? Mauna yun to. Kaya, kuan ko kayo, kanang tanang contact mga sa address book na ko sa akong email, nag-send nagugug kanang mga correspondence nga kanang I want to make peace with you, tanang mga kailan ako naabot na sa stage nga ingala na nibuhok kauban anong gasuwat man kay ganay ko nako ang ko bay kanang naigo ko kuan cancer mao na siguro ni game over kuan na ni usag game pa game over na siguro ko. Kuhaan lang ko, kanang ugunsam gay na himo na ko, silo. Pila mong edad at to? 36, 37 na anak. Naadto na siya sa ako. That was after the third chemo, no? Oh, that was the third chemo. Oh. Doon ay ga-refer na ko nga, kanang, bro, join ta ni animo, animo na. To, kuhaan, kanang, ya, by joining sa community, murag, lahi sa yun nga og na kay community ba, at least to na kay sort of release ba kanang nya daghan sang mo comfort ni mo, so kuan ra murag ni balik sa ding imong confidence ba. Pero ako to low na gyud kay wa na gyud ko inum do magkuan na nga gi MRI mo after sa ikatulong na kimo, nawa tong kuan do, no, nawa mga lungag mas, after na join ko, naghiling. Yun yung gudong doktor nga supposedly after sa as 6 sessions kanang 6 or 8 ba to mag-radiation ka,
pero let's wait and see. Pero wala na kong graduation. Ang chemo ra. So, lipay kayo ko sa rin. Kaysa may di malipay nga ko. Kanang 36 years old ka, architect ka, you are at the prime of your career tayo, di ba? At your life. Anya, kalitan kag hasmagan kag stage 3 cancer ba? Ano yung feeling ni mo ito? Awa, yun. Murag, kuhan sa yoga. Surrender yoga. O, wa ko ma-join ani, kakibaw, basing sos, maghikog, mahikog siguro ko ani. Sinabot or ka sa... Wa na yun ba? Desperate na yun ba? Pero sos, di ko magtuo nga, nakaingon ko sa ugalingon, basing, di na yun siguro ko pa, largahon si Ginoo ani. Pero after sa, kanang, atong 5 years, 2005, year 2000 ko nahitabo. Mm. Yeah, 2005, nitawag akong kauban sa Hong Kong sa unang Ananas Middle East. Siya, unsa man ka, bay, kanang, you're still kanang up. Oo, okay, yapon. Pero wala na ko sa market for 5 years. Lubog na ko sa banig yun. Ingon siya nga, kwan, kanang, kwan tadri, so good tadri. Moto, to make story short, 15 years, hurot na ko. Ya, wa sad ko magtuo nga after that 15 years nga maka travel ko bisag asa. Travel na ko sus puerting travel wa ko. Sa Dubai. Mm. Ya, kuang ko travel ko MENA region, Middle East, North America. Okay. Doon ay mga projects, potential projects, bisita na daghang unaduan, Europe, India, Saudi. Kanang mga ko ang yun. Ya doon ay article pa sa magazine dito Construction Week online, wala na ko ma isend ya na ko ang link na feature ko dito. Okay, kumukuha nga niyo ako Pinoy ko kinsa man ko nga ako na feature ko dito sa kanang usaka na usaka article about kanang sa construction world. So ato kayo siguro sa kay plano sa ngayon na feature man sad ka. What did you do? Sa mga trabaho project. Na ako, mga projects na ako. Mm-hmm. Unsa man ang mga projects ni mo nga makaingon kag notable yun ka? Mostly ang akong trabaho dito as an architect, advantage na ako nga maghimo kong interior design kay doon naman ko'y grasp sa totality sa projects, mm-hmm. ang whole picture. Then, ma-integrate na ako unsay shell ang exterior aspect sa project, ma-integrate na ko sa sulod. O, na may uban good nga, kuhan ka ng unsay tawag ani, ma-chapsoy ba? Nga, lain diri sa sulod. Nga, dili seamless ang kuhan ba? Ang product itself. Integration. So, ang sa ako, trabaho lang ko. Unsay, kuhan, suddenly, sa katong second camp, I was working for 3 companies on that duration sa kanang 16 years. Sa second company ko ato, gikuan, ato ni Moto, interview. Mm-hmm. Kalit pa ni sila, sudari. Sa unong sa kagtrabaho niya, ato ba nga sa ato dito, gina ko sa umbos. In-feature ka. Oo. Yung picture, kuan, interview ko, saan nga ni? Kuan mo kayo ni, kalit-kalit man yun. So, busy kayo ko, the top of gan, daghang kayo mga kanong trabaho. So, ato, yan, igawa sa article, yung kumuha nga, no? Pinoy mo. Panagsara kayo na may tabo. O, tagsara kayo. Kasi, siyempre, mga puti man o mga westerners na manggawa sa kuhan. Unsa man kayo nabuhat ni mo nga makaingon kang worthy nga i-feature ka? Doon na yung mga projects nga na-involve me nga kanang medyo worthy of kuhan good kanang i-kuhan siguro i-highlight. But that project was, we have plenty of kanang confidential projects kay mga kuhan mong good. Mga sheep. Tag-ask ako. It's okay. Dili na to mga kuhan. Yeah, so I've seen it all unsay so, mga inside na out sa nakasuway mga nakasuway na build og palace. Daghan ka buo katong India ni mo nga kwan. Katong India na ko nga dako sa katong nga usa to sa dako. Ang kwan na to si Mr. Subrata Roy, ug tag-iya sa Sahara Club. Oh, somebody big yun sa India. Mm. Oh, yeah. Dako, but I think the project was not consummated kay basing dunay mga
political kuan siguro ba nga mga kuan unsay ang documentation process, ang mga naagi na mga ang bureaucracy. So kuan, but the involvement itself na involved niya tong project is already notable enough. What's one, is there any kanang popular nga building in the UAE or anywhere in the world nga naka-appeal ka, naka-contribute ka? Kana lang naa sa island, the name is Blue Waters. Doon na may gihimo ng kwan ang sa apartment side. Doon na yung ubang mga sections. Kaya daghan makayang involve ato. Kwan na siya, murag theme island na apartments, hotel, retail, mixed use. Yeah, doon na yung kanang Ferris wheel, the biggest in the whole world. Dako pa sa London Eye, usa ka nang sa Singapore. Dako kayo yun. Nga sa Manisha dapit? Sa UAE. Oh, Lotus. Ang kuang good, usa ka cabin niya mo, capacity good, 40 ka tao. Dapuatay na. 40 ka tao, 40 niya. Pero at the time nga nahuman na, wala na ko dito. Kay nahawa ko March 4, 2021. Ah, last year lang? O, 2021. Mm. O, that was sa kuha na sa pandemic. Murag, na. Kuha naman ng grabe ang mga kuha dito. Daghang mga ego, mga matay, mga kailan ako. Sad to say nga. Kuha, lisod yun. O niya, kanang kuyawan sa ko. Basing pneumonia man ko at the time, at the height of COVID, katong 2020, pag breakout yun. Nga murag, kuha pa man to, dari, March, but dito, January pa, naigo na ako pneumonia niya. Wala pa'y test, wala pa'y vaccination. Vaccine, so, ang panic doktor pasad. Ato, kuan, hit or miss. Kusus, wag yung kayo mahimuan eh. O say, kay, kanang, tungod sa kabisi, nanagugoy ka ng app lang sa Rosary sa akong cellphone. Kuan ako, kanang, anak ko sa sakyanan, sa mag-drive ko. Bitaw. Oh, minaw. Mora na yung ako ah. Actually, useful kayo na ba yun? High-tech. Pero mayo siya tayo. Kaya doon ay ang murag solemn sa gayo ang pagkakuan ba niya. Kanang, at least doon na kay maka-contemplate sa mayo. Mora sa mag-drive ko niya. Minaw na ko ato. Ados balay, usahay. Niya, go-work from home naman ko ato for one year. Pandemic. The duration. Kaya ninyo mang opsina nga. Ay alag balik diri kay sila mismo hadlok sab kay basig COVID niya na imo matakdan mi diri. Wow, okay, why problema ko? In between ana sige sa go travel og kanang Saudi kay do na mi gitrabaho nga do nga kanang hotel sa Riyadh ya adto sa Medina. Ko maglisod na ko ani kaning behavior niya og ma-assign ko didto kanang longer time siguro on and off. Kanang stressful kayo sa kuha niya. What if masakit kung maayo niya na ako, layo ko sa home base na ko. So, delikado. So, I might as well kuha na lang. For good na lang ko. Mga ito, ni-decide ko. Retire ka. Pag 2021, retire na lang ko. Pabaw na ko. Ano nga? Ano na ko din rin eh. During that time, until now, nibalik na sa ko din rin. Ano ko, sige, balay. Pero wala na akong matrabaho. Wala in the 20 years since ka nagka stage 3 cancer, katungin ka nga metastasize sa imong lungs, wala na yun siya ni balik. So far, wala na. Kiningon man ang doktor nga kanang bantay ka within the first 5 years. Yeah, remission, after, diba? Okay, mag-remission niya. Yeah, wala man. Wala. Gugiinom nga kanang tambal nga kanang murag preventive nga unsay kuan i-maintain wala vitamin C, vitamin C or say boy inom trabaho lang as normal wala lang yun pero katong imong kabanga na buslot na imong baga buslot. Pila ka buslot man tong as doktor daghan nga basta ang lower lobe o upper lobe duha man ni left right basta ang kaning upper duha mura lagi ang description mura gitirahag shotgun nga nabungka ganggoan yun na na mo ito nga abot na ko sa stage nga luwa o dugo pero unsa imong experience pag appeal nimo sa Oasis of Love lahi yun murag kanang
tungod siguro na kay community niya duol ka sa duol na sa Ginoo. Lahi gyud niya pirmi ko paubanon niya. Niya dunay mga blessings sa moabot nga naay magpatrabaho dire although dili kayo dagko but at least naay kuan ba. May na lang ana nga to keep me just to keep me busy. Na niya on top of that di ay kanang ako sa gitrabaho aning CCTN. The entire building? Entire building. Oh, wow. Oh. Even the chapel? Tanan ninyo nakita. Babaw, inside out structure. Wala pa ng ancillary buildings. Oh. Kanilang siya. Ako ng trabaho. Mga legacy na po. Why? What inspired you? Kuhan na siguro. Mawala niya. Offer lang niya ako. Pag-approve ko ni Cardinal din eh. Groundbreaking ni. Mm. Ako na siya yun nga ikaw yung trabaho, ani? Design. E money, ato buhato mo na. Muna yan yung design. At that time, kuhan pa to? Chemo cycle 3 pa. Sus, luya pa. Sus, tanan. At kunya, tayo, money, pa-pre-over ko niya na. Sus, grabe, grabe ka daw ang kuhan. Ya, kuyog ni. Iya kong nandoon sa, murag, whole Visayas, Mindanao. Nalibot sa nako. What are you going to expect of travels after itong hitabo mo? After your diagnosis. Oh, okay. Oh. Siyempre, ngayon ko. Murag, makayon ko sa ganyan ba? Wala siguro ko pulos. Anindot, no? Pero during your healing sessions with tatay, unsa sad ang imuhang mga na-feel? Kanang lahi, during magpa pray-over ko niya, kanang murag, doon lagi something na kanang dunay mag-touch ni mong dili kakasabot puro unsa ba mao siguro mao gi akong kuan every time nga magpa kuan ko niya magpa pray over ko niya lahi gyud since ato although I'm not a very prayerful person kuan lang ko on my own mao na lang. O sa igay, kayo ko sus, gabaan ko ani, wala ko yung rosaryo, pero naala, up lang ako, sige kung drive, kasi layo kayo, kanang driveban, buntag pa sa iyo, ano, drive. Oh, magkahuman ka ko ano, usap ka dekad. Dili, usap. Mga, usap ka kuan yun. Usay, lima siguro, lima, unom. Ako na nang balik-balik ko. Oh, but at least, dito't imong biyahe, kay mamamere imong kuyog, di ba? Ang pag-abroad lang niya dito sa Dubai, i-check man yung katanan. Pito, tayo, need ba ka nag-health clearance? Wala naman. Completely healed. Stricto kayo sila. Correct. Stricto kayo. Kasi, daghan ko mga kailang nga gusto mo sa ulit niya, naalay mga makita, diba? Spot. Diba? Kasun, spot lang sa baga. O sa, yan, buslot. Pero wag yung nakita nga, grabe, bito, di ko. Nasuway, masagog ka ng CT scan nga itong usab kay na gitangtang man akong gallbladder, naglaparoscope man, so kanang major surgery san. Pero wala. Cleared gihapon. Cleared for work and for travel. Travel, wala. Ano man atay? Well, that's the miracle that the Lord has given to him. Kay simple man kasiya niya, honest. Ngani, in fact, ako na inumdum pa man ko nga during that time nagpa-design ang Talisay City sa ilang New City Hall, appeal mo siyang design. Adi ay? Oo. Iya mo ng design na nagikawat. Kuhan mo siya, kinumdum niyo kuhan to. Oo. Yes. Ay, mawag niyo sakto niya. Lain ang ipidaw niya mo, igagamit nila nga kuhan. Oh yes. Tawag na sa siya. Ako di kay ko kuhan na basta o kung salay ihatag, sakto lang, kataon na tag katulo sa kadlaw. After kita to 1 year, 2 years, sige siya nga na may offer ito sa kwan. Oh, sige, basta pray lang yun dito. Pray. Okay. You know, ibaw ka nga nung wag nyo na mabalik yung cancer. It's very clear in John 5:14. Niyon ang Ginoo yung inatong ayaw na siya. You are now healed. Go. Sin no more or else something worse will happen to you. Once ka maayaw na tas Ginoo, magpabilin nyo ta niya. And the more you will be stronger, blessing will come to you because that is already iya na nang, di, wala na makaana, kay mo naman ang i-offers Ginoo. Ang primero ni mong kinabuhi, that is a free will. Whatever you want, ikay magbuot.
through in our second life, it's God who give you that second life already. Extension naman na. So, imo na nang i-offer sa Ginoo. Hindi ka magpakasa. Sige na, dito-dito na nang imong mga grasya. Muna. In fact, dito ko sa Dubai. Oh, ito, ano, kita mo? Kuhan sila. Kita mo. Kanindot ano tayo, no? Kay, karong mga panahon na manggod, ang uban, surrender na lang, mayroon na lang, ha? Stage 3. Yan na lang tao, eh. Kanang, kuhan na lang. Kanang, I would much rather kanang be at home in my last days. Na lang, yun, ano, murag dili naka, dili naka productive yun sa murag. Mindset, kanang, no? Kuhan na yun, kanang resigned na lang. Pero dili, di ay, kanang, at least, imong will to live na niya, magkuhan siguro ka, kanang, imog yung usbon, murag complete turn around yun sa imong lifestyle ba? You know what I like most, ay, sa iyang gisulti? Kay, when you are in countries like in the UAE, we know that's majority non-Christian. Mm-hmm. And dili kayo na kanang accepted ang practices, di ba? But I like nga kanang sa iyang kaugling pamaagi, nangita siya time, no? Way to pray the rosary. Kanang while driving, and that to me is kanang a perfect reminder to everybody na you don't have to mayngan mo busy mo kanang daghan mo schedule wa mo oras, no, kanang even in random acts you can pray the rosary usay gani kung kanabang instead of waiting pwede na barong kas airport ang imong iyaw-yaw didto gipaabot iampo og rosaryo, di ba? Grasya pa mo abot nimo. Driving, yes, why not? Momani, ang app na ko. Puro yung app na ko niya. Nagpindot na ko, dire. Sabat lang ka. Sabat lang ko. Niya, nasa sa'y bids. Makita mo na ko ang count. Kaya sa'y tanaw ko dito. O sa'y maminaw lang ko. Kaya likado niya mo. Dito. Correct. And that's nice. So, maura gyud ako niya. Balik-balik lagi ni hangtod mabot ko sa destination ako niya. Uli, sa mao sa'yo. Betaw. Kay kanang para nako that is one way nga dili ka makagive in to anxiety and to depressing thoughts. Daghang kay nakoy mga kailang do nga dili lang ko mention sa name. Parehasan nako profession niya architect ko niya. During that time sa recession that was 2008 siguro na kanang grabe niya ang effect ato kuha naman diri na sa 2009 kay siyempre ang mga projects budgeted na sa 2008 so ang effect trickle effect ana nga sa mga tao na arena na sa 2009 2010 ay uban nga do nga ilan ako loho kay sanan mga ana murag 1D millionaire ba yeah, so tungod kay di na makabayad sa bills o unsa naghikog kayo ko, grabe kayo tayo kayo ko sus, of all the kuhan niabot ka sa ingunahan ng thinking murag kanang wa na gid ba sa bagay, imom sa nang choice kay nganong niabot ka sa ingunahan na nga, ang imong dili wa kay control ba pero dito God all the temptation and contamination to adito kay wa mo gud sila Ginoo layo mo na is kusog kay dito ang work sa the dark side you have to be very careful niya daily to sige pray og rosary mo na protected jud siya dito mo na nagu kay mga amigo dito na kanang mo convert into kanang Muslim. Oh, kanasad. Daghan kayo. I wanted to asad nga wa kana dani. Kay ngano? Kuanan man ka kanang sa, ako lang ni dong gano unsa ka tinod yo mo kita kanang bayaran man ka for to convert such amount convert pero i monitor kanila. Ya nay uban nga ni convert lang for the money. Others also will convert for the extra relationships. Mga kanang sus magayon ko. Daghan yun. O guan lagi, o gusto yung ka magpa worldly pleasures, no? Wag to. Samot na sa posisyon na ko, sus, you name it, kanan siguro. First, left and right, sir, no? Left and right, o. Niya, o guan pa sa ko, o pareha ng ubang, o kanang gusto yung ka mangurap ka, kanang bayan ako,
mahuman na ako. Okay, just to furnitures, metaw. So, very kuan. Ang mga kuan nga para lang money mo na. Very near to temptation. Pero wala ta na. Trabaho lang tag sakto. Looking back, sir, do you ever regret nga nagtinarong kas imong kinabuhi? Oh, wala eh. Wala. Once pagkuan ako, mauna gina. Ya, ako masang nakita nga sa karon lang sa flow sa kinabuhi nako niabot ko ha niabot ko to 2021 March 4 from that time until today wala gyud ko ara gyud ko balay devote sa nako akong life sa akong auntie nga to catch up with the 16 years nga wala ko ba kanang Alzheimer man ako bantay full time caregiver ko. Daghan na yung ubang mga opportunity nga niabot. Until few days ago, nitawag si Sister Diane, nanay. Bro, makaari ka sa sister-in. To make story short, i-introduce ko nila og I never expected nga ma-meet sa ni. Ah, okay. Oo niya. Sus, grabe. Nguna dito migikan sa Cagayan. We just arrived yesterday. Buyog din mong larga. Oh, kaya doon na siya pag-design. May potential projects niya dito. Ako, wago. Kaya ko. Kanang, imo man ang i-explain before tayo nung, I remember one thing yun, and every now and then, I use that to remind myself. Kanang may yung kabang don't worry, katubang even the birds, ingon ka, and then God provides them. Well, ang daily subsistence sa bird, na, ginuoran yung mahatag niya, wala mo na siya, preparar siya din na, nananom siya na, tuk-tuk lang na siya na din ha. Mura na nga itong kinabuhi. If you give your trust 100% to the Lord, ha, siya na yung bahala sa mong kinabuhi. And then, muna ako yung, if He sees your dependability to Him, He will increase your capability. Depend, if you are so dependable sa iyang mga liho, isa ka kaniya. Muna na yung akugingon. Muna nga, tayo yung kariskarin sa kinabuhi. Hatag tanas Ginoo. Allow Him to move in your life. And then one day, those things will happen when it will come to you. Correct. Embracing you. Even ka ng mga kuantay, no? Even ka ng obstacles kay pares iya o para na ko bisag karon bisag mo inkagkaroon nga advance na kayong technology, daghan na kayong mga healthcare available, bisag kinsa siguro nato tay kung ingnon ka sa doktor nga di lang kay ko kasiguro nimo kay stage 3 na imong cancer nga nag-ubo na kag dugo, metastasize na ko siya, tinalalim mo eh. Metastatic na mangod. Okay lang ta og wala pa mo metastasize kay that means metastatic na siya, so kanang nikalat na sa primary site, so kuan na murag medical implication na is murag delikado na yun. Karon ako di ko ka kuan na. Well, it also happened to me. Wala mo kibaw nga ato nang naging mga pandemic, busy man kayo. So, wala ko check up. Then, nalisod kong pangihi. Pa-check up ko. Tanaw ko dito. Kunya, ang akong peace ay taas kayo. 45. Kuya, wala, doktor siya. Uy, delikado man eh. So, gipahimaray ko. Tara, gibayopsi. Stage 4. Metastasize na sa akong bukog. Wala ko pakimo. Tambal ko ng antibiotics muna na sige na ko ang Ginoo, ko pakimo. Anyway, I'm already 80. If the Lord wants to get me pagka next day, okay naman ko, human naman ko, sige naman kong katrabaho niya. Lord, if you still want to use me, heal me. Muna, kadaan lang misa. And then, 3 weeks ago, ipa PSI ko sa doktor. Sikrito. Sigang doktor. 45, nimo lang one.
Muna. So the Lord wants to use me. Wala na. Cancer man. Ikaw yung doktor. Biopsy ko cancer. Stage 4. Itasasize na sa akong mukong. But everything was gone. Ikaw ha? Last year, ingon ka na kuha na, abin akong joke-joke rato. Wala na ako. Grabe yung Ginoo. Wala na ako. Trust the Lord. Kaya ka nag-uusahay ta mo trust. Oh, trust mo sa Ginoo. Then you start to doubt. When you doubt, matrust yung Ginoo. Ingon ka na trust ka sa ako. Ingon yun ang Ginoo. Nga nung nag-doubt ka man, so you did not trust me. But when you trust everything to Him, no doubt. With all your heart. Oh, whatever you want, Lord, sige lang ko, okay lang ko. See? Tinood. So, muna. Niundang ba kung trabaho sa Ginoo? Ay, go around, sige. Biyahe ko. Di magpuyo. Munain ko nga. Nakaigsunan. Do not believe in sickness or any kind of deep illness. Because those things are can work from the dark side. Nakingong, uy, ako ba, sakit ba ni sa santos? Sakit ba ni sa pare? Basta, kanang imong armas way gamit-gamit, kung ano mo ginamit mo. Kanya, sa arena, Lord. Muna, biyahe ko niya. Sige ko biyahe. Abot pa gani kong lawag. Oh, di ba? Last year ba to? Or early this year? Ay, patawag ko sa bishop nito. Why undang? So the key is just to keep believing. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding. Yes. Because omnipotence, omnipresence, wherever he is. Atong the other day, before ko nibiyahe sa Cagayan kami, naghatag kong seminar dito sa Danao, sa mga church workers. So, kahapon may abot. Karoon niya ta din eh. Wibis Bernice, pahuway, sa Bado, balik sa kong Danao. Mahatag na sa ko dito. Padayon! Ito ang may schedule para kining kar-kar sa so, kanya. Kaya, I'm just very sad there. No? Nailisan ng pare dito. Pare, wishes siya, kagyo siya nga patabangan kay ang uban gani ko nung katekis to anas lang reliyon. Uy. Wakasabot. Nalibog ang mga tao dito. Kay ay mga teaching ikanyos pare isang uban. Ilik magpabaksin muna, anak mo itong freeze ang pare hindi sa klain. Yeah, but how can you say that when even Pope Francis said, yes. Diba? Muna akong giinan sila. Disobedient to, the church is disobedient to God because the church teaching is God's teaching. Muna mo disobey ka. Waka. Hindi ko nang church nga magpa... Ang atong bishop gani, nagpa... Pabakuna. Vaccine o ang pope oh. Nagpa-vaccine. Nga here come you are. Pero samot pag yun natin, if you yourself do not obey, that's your own kuan, tulubagon. But if by your belief, you also include the others, that's very many na yun. You are... Kana bang... Bringing them to... The... Dangerous one ka. O, hindi ko kasabot ba? Nga naman, nagpa-orden man sa pakapari. Apil ba yan ang sabaw? I'm just very sorry to say this. Bato-bato sa langit ang matamano ang magaling. Our ordination. Ordination means order of the office. Pareha ba ng pag maghuwis ka, doon na yung kay orders government. Yata rin mo authorities so that may mga huwis. Nahi mo kang pare, kaya doon na kay authority kay from bishop. The church. But you disobey the bishop. Ngayon, saan ba na? Wala na kay Gracia. Libog ang mga tao, gapil. Oh.
kanarabang mga teaching niya, naabutos kagayan di oro sa usan na ito, kakuha nito nagpa. Before tan lang na, huwag ganito siya, sorry siya, huwag sa ka-appeal ito. Nanawag kayo ng COVID, quarantine. Nag-preme siya. Ingon mag-spader, ani mo, ani mo, ani mo, ani mo, ani mo, ani mo, sa Fatima, kang Lucia. Kung anong mas si Lucia, ingon nga ayaw pa vaccine. Siwa. See? Ingon mo kung na-attack of Satan. Yes. COVID is the mask of Satan. This is na-attack. But we need the church. Kay correct. Satan man eh. Siyang pare mang ingon niya, kuha ka. Yeah. Kaila ka ng pare, awam ka kaila. Nigyud ka ka, nigyud ka makulbaan basta ma-COVID ka, basta nagpabakuna ka, kabaw gyud ka nga dili na nakagrabe ang effect kay vaccinated man ka. Oh. Oh, buksa sabot tira. Mo buta na gingon tay nga, it's not already a matter of whether maigo ba ka or dili, it's a matter of when. Oh. Because it's around. Oh. You just know that you are protected. So, kung imo protection divine and katong medical, double protection. Di ba? Bumitaw na nga yung kursos. Istorya mo ka niyo, Chanta. Pakitunta mo. Diba? So, mauna. Happy ko. Kay, especially, imuha sa the answer, katong pag itabo sa pandemic, adaghan bayag na worried, no? Katong mga high risk. High risks are those nga na yung mga sakit daan, comorbidity. Kasi, so, ikaw, ako diba? Ako sa mismo. Grabe, kayo kay. Miagi, gugo, ug ka ng metastasis sa akong lungs, so weak na yung kay ko. Delikado, correct. Buwan na ako pabasa rin mo kay kung ano ko. Matthew 16 to 18. Whoever believes and is baptized will be saved. Whoever does not believe will be condemned. Believers will be given the power to perform miracles. They will drive out demons in my name. They will speak in strange tongues. If they pick up snakes or drink any poison, they will not be harmed. See? They will place their hands on sick people, and these will get well. So muna. Tapos tatay dodong muna. Hindi lang magunang nga ko ani kay ang katong, I'm just sorry, no? Ang katong pare nga gaingon ani, is known to be a healer priest. Kuhay naman. Healer mo kasi. He's been giving testimony ngayon sekretary, i-vaccine na matay, muna ana di mo. That's false information naman. Oy, you are already a proponent of fake news. Yes. So, dili po. Kay, posible man nga, moment good na itong gibalik-balik, you are undoing the information that is being corrected internationally. Even if that person died, with regardless of whether that person or somebody else, when a person dies after vaccination, that does not necessarily mean that it's caused by the vaccine. There could be other causes. Or coincidence. No. Yes. Niya pa'y usa nga, ningon ako nga, uy, naay gani vaccine na gikan sa pito sa bata. Biyan na. Kuyas na man yun, ang hormon sana. Eh, kuyas, gikan ba na sa gi-abort? Wa man na gi-abort paraan ng tamala. Parahin mo. Naana man na, sayang man, yung magamit man. So, well, as well nga, gigamit para nun maayo ang tao. Muna akong kalibgan tayo, mutuotag ba ngayon, ana? Pero, ka na bang, no? Muna nga. Mabasa raman na ni mo, eh, if you dig deeper. I think that's the work of the devil. Nakadot ni mo, kay there is something wrong with you. Mukos o kalibog. I hope that gets solved, no? So, I'm glad sa tayo nga you're stepping in. Kaya, kanang lisod na, dako nagkanang impact ba? Yeah. When you say nga, malibog ang mga tao, that will cause also people to stay away from the from the church, you know? Grabe, bitaw. Kaya kanang laog, kanang isa na, ano, fake news na kwan sa mga outskirts, kanang mga gagmay-gagmay ng mga communities. So, sa ila, di ko nung magpa-vaccine. Kaya nga na, may muuno kang zombie. Zombie? Amo bitaw nang nahimong joke tayo nga kanang road to zombie na gini. Okay ra sa doon. You know what? What came to my mind now? Amo ni. Tungod ana katong mato mata sa kanya. Bradel mo akong usas mo, pasiro na ko. Talking about healing. Suro na sad ka. Was healed by the Lord. Oh, correct. Okay, nindot itong story tayo. I mean, that's an experience nga not everyone is blessed to have. And I think one of the reasons why God did that for him, because
it gave him the opportunity to make greater things for other people and to share his story to convince and inspire other people. Diba? One day man ang seminar dito simbahan. Ano sa ama na? October man siguro na. No? Basta lang ako sige po, ito nang i-announce sad kay basig na yung mga duol dito na pita. September, oh. Maka-anto sad. Mm-hmm. Kaya daghan dito, doon na yung mga nawa na katikes ha. Nabalin sa lang reliyon. Ay, kalisod, ba? Anak. So, kanya si Brother Dale tayo mag-speaker na sad ni. Oo. Pero kanang dili sound nga speaker ba? Speaker. Ay, kaya speaker. Sa iyong studio, ay, nindot kayo na yung sharing. Although, sa ako lang, kanang ako wala gay ko ma-expect ngayon. Naniwan ko mag-aspire nga, aspiring to me ka na mag-speaker on sa. But do you know? Ako, isir lang ako. Do you know, it's the people, even in politics and governance, it's the people who do not aspire for that certain position who deserve the position. Yung una na. On the third chemo or fourth chemo, doon na makairest, ana. Dito na siya na ako. Mag-rest. 1 week mo siguro ng rest na ito. Oo, maraga na 1 week, 4 days. So, dito mi. Well, sayang rest day, before siya mo resume sa second kwan, chemo. Sige, pre. Gihimo, kuhaan mo na siya. Biopsy? X-ray ba? O, kwan, o, CT scan. CT scan. Mm. At tingnan mo ang doktor na kuha. Naingong pag ganito siya na kuha. Just, padayon pa kung kuhaan chemo. Di na. Iko no. In Sirach 38, hinumlum ka na yung kunga. Ningon din ha yung Sirach 38. Disobedient to the doctor, disobedient to God. Continue. Kumanan yun. So, ang iyang obedient ba? Nakita sa Ginoo ba? Ay, strong. Muna, sa ako mga ingon-anigon, sa mga pasyente nga akong na-encounter, musa rin makahatan ko inspiration. Ang katong pagkakuha na ko sa kansa mo, sa akong una ka, dili ko ka. Dili, mong bito na, oh. Ingon ana siya. Trust naman siya, iko. How much more, Lord, that I'm working for you? Hmm. O papuhayan ko ni mo, sige, kita ta. Pero I know nga na inagtanaw ron. And I always feel that whoever is the guest, because is the guest because someone is meant to see it and someone is meant to learn from it. Someone is meant to hear that. Kana bang there is someone who needs to hear this right now. No, muna nga nakakuan yung ko nga ang importante kaso kanya yung sharing. Kaya about healing. Kaya mo man yun. Correct. Problema nila. Problema kasi bagong pare yung napuli. Kaya ito anis na lang problema. O ito nagpatabang yung siya. Yes, we will go. Yan. That's katong, nice. Katong simbahan na pa, naigo pa dito sa katong hinumrum katong tapa. Ah, okay. Oh. Way sarado. Lain sa mga pare nga gikuan niya yung mga tao nga mo-appeal. Oh. Anong ma-appeal ko ta nga? Protestant di pastor ba itong organize ito? Correct. So, nawa, di, wag ta, ang mga tao, sige, nga kuan niya nga, nga sa blame. Nahanglan, no. Nagkuantay ka ng, sana, deliverance ang oh, entire. Wala, magkuyog ta dito, dindot na ako. Kapibawa na nung sakto. Bitaw. Ay, si Jimmy may schedule na arrange. Oh, nindot na. Tanginan niya na ninyo din ha sa... Nga doon na patay Toledo. Kaling Toledo, kang father urat niya community sa itong Lampara. One day sa ni. Oh, wapa man akong organize yun. Ako pa na ikot si Juan karon absent man. Uma, mato na. Sorry, utang. Bitaw. Anas, Toledo, o. Oh. Karkar, atangin ninyo, Toledo, sad, atangin sa ninyo. Eh, may buntag din hang Mayor Joy Perales o sa mga opisyales sa Toledo. Good morning. Si Bradel, ako nang gidaan ni Secretary Gonzales, President Chambut. Nakam ko siyang project. Sa Cagayan. Oo. Oh. Tanawa, o. Oh. Siyang property sa dito sa Cagayan. Oo. Oh. Katong property nito, iya mo gi. Siya mo. Wow. Niya ang shrine pa sa Bataan. Siya mo yung moment. Panlargahon ka na. Hindi ako kakuyog dito kaya nagagumbuhat nila. Ano yung sugatod ka man dito nila. Nindot di. Ay, busy ang schedule. Oo, mabusy na na sana siya. Huwag yung ko mag-expect niya. Ingalan eh. Huwag na yun. Kwa na. Kanang abin ako o mauna na akong life, akong routine since ni-retire ko ba.
ko mao na ni gift wala na ko mag-aspire ng ana mga ambisyon but yeah but gift na nga sa Ginoo for you so oh. Murag mao na nay mo harong mga target yeah yung mga all the people ton. Si Kuan pa secretary former secretary defense Gonzales, secretary Gonzales oh. na starstruck ka dito na amazed ka bitaw indot na ni comment dere tayo I see brother Roque Lopez na siya praise be Jesus this guy brother architect Dale Najarro is unforgettable for the building design of the Oasis Chapel more blessings to you brother Dale from Roque Lopez oh classmate niya doon na doon sila ay mga building bago ikwan pa design yes Dale international na guning ikan ito grabe na namang mga experience bitaw muna. Puhon. So, I think nindot sad na kay kuan baya ron ang mga balik na ang tourism unya one of those nga akong natambungan nga katong international tourism nga seminar is there is a rise in spiritual tourism or kanang including sa church gani experience sa pagsuroy because daghan sa mga tao ganan mo experience especially there is ato ang culture and heritage part ang devotion plays a major part in culture and heritage so yung sa may mga pasabot yung there is a rise there doon ay bugas dito lain kay katayo there is a rise doon ay bugas dito inoon bitaw tayo nindot na kay daghan naman ron so I'm sure daghan pa yung nakaline up ano niya mga shrine no? Mga yung na ba? Mga kuan. Kaya nakanala good siya na yung experience. Sige, tagsimba na rin sa sitin. What the hell? Kanina yung nag-design na rin sa itong kuan, Holy Family Oratory. Si, no? Secretary Gonzales, sige, simba na rin. Karoon pa siya kiba. Exactly, ho? Hindi rin design. Ikaw pala yun, ah. Di ba? Pero ako, basta katong pagtrabaho, ano yung low profile na yung wala may makahibaw kaya ano unless i-announce siya, masulti siya. But from myself, low-key lang ko. Wala lang. I'm just acting in the pero background. Pero kanang tayo, no? Kanang, backstage lang. I have long learned nga when you use your talents, kanang... For the Lord. Yes. Kanang... The great things will come your way, yun. Always, yun. Diba? So, thank you, D.I., for designing this, for doing this, no? For the Oasis of Love community. Kay can be amazing simba din ha. It's good to meet in person. The person responsible for for our Holy Family Oratory, no? You start designing altar. Manang retablo ba? Daghan marong pare nga mag-usap silang altar. Retablo. Nanindot ng retablo ba? I-kombinasyon ni mo ang Indian nga designs, mga kwana, flowers. Daghang kong mga natrabaho nga kwan tungod niya introduce ko mga refurbishments sa Dinila Cebu ang most notable sa Samar sa Kalbayog kinasunog ang ilang patria di Kalbayog si Bishop Palma dito pa sa kwan dito pa sa Kalbayog ako'y gahimo ana niya aligre kayo astoy alang ani kay doon ay mga nibid ng mga architects, mga designers from Manila. Yeah. Ako, diri sa Cebu. Kanang, natin, daghang kayong komentary. O ba, ngayon, sa mata din eh, magbuhat ang nuclear plant. Ako mag-iingnan si, sa ilaha. Kay, ang usa sa requirement nila nga, this must be kanang a landmark structure ba? Ang gibuhat sa katong uban ng mga designs in fairness to them kay siyempre og maosay ilang approach ba murag institutional kayo murag very kanang stereotype or utilitarian kayo nga design nga kuan building nga murag ana delicious landmark worthy murag you can just see it around anywhere. Everywhere ba okay. Oh. So ang akoa is really very different nga basta ngayon sila nga murag I'm designing things not on that time frame murag from another era unsa nga project na siya Patria di Kalbayog basta circular ang design ato
i-search na ninyo. Na-intrigue ako. ang cross niya, taas kayo na sa nun, mga 20, 30 meters, makita na rin is dagat ni Dengdunggo sa barko. Basta, yun lang yung pagkahuman, adaghan kayo mag-wedding, ato sila mag-reception, yun, kayo doon na may reception hall, na library, na museum, na ay kanang dormitory space. So, daghan kayo, kuan, yan ay mass area, basta, grabe kayo. Ako lang di ganahan nga, after sa trabaho na, nag-coral sila, but ang coral is not matching the architecture of the building. Ah, so, but hindi na po mahilabot na as long as nanana diya, it served its purpose. Okay na sa ako. Okay na sa ako. Ara. When did you build that man, the new Patria? I think that... That was... That was the same year pag humanan eh, dini? Taon na pag humanan eh. Yung wala siya na apektuhan pagkatong bagyo. Wala. Kuang kayo. Pagyolanda. Wala. Maunsa. Yeah. Aside pa rin na, kanang Saint Vincent de Paul, ako sa gitabaw sa kuha nila, kanang altar nila. Ipausap mo ito ni Father Richard. Saint Vincent de Paul, katong nasa bukid. Basta daghan ko yung pang-trabaho. So, daghan siya mga church ko and dahil projects. Kami may daghan ko yung suruyan nga ko yung pang-trabaho. Nindot. Karoon mga pare, kasi mag-usap ng altar nila. Huwag na itong i-masteron. Oo, especially katong mga na-damage pag bagyo tayo, daghan ba itong na nga apektuhan. Puhon-puhon, no? It would be good to, kuan, to visit those areas, churches also. Kay ang nindot ba aron kasagaran sa mga ang kasagaran ron sa mga heritage is kanang dili gani i-modernize. Dapat kanang restore the kay ang historical significance magudanang ang gusto natong i-preserve. Tinuod. Kanang mga new generation needs to see or to appreciate the past. Correct. So they will know how to kanang live o unsa-unsa nila ilang future. Kinahanglan ka bao ka lingi sa imong past yun. Nga makasabot ka o unsa'y nahitabo nga nung naingunan nini. Mauna ka ng Centennial Pastoral Center? Centennial Pastoral Center. Okay. Nakitaan yun ako. Kani? Mauna? Mauna, oo. Okay. Modern kaya na sa nan. Well, it's a nuclear plant. Mga 17, 18 years ago na. Mga 18 years ago. Kiingnan mo na ako si Bishop Palma na kanang gusto maka mo o landmark structure. This will be a landmark. Tanaw sa uban niya mo to. Sila sige deliberate. O kinsa may makadaog. Ani, blah, blah, blah. To make story short. No, sige, o ikaw. We commission you to. Sige, so good na yun ang trabaho. Pag human, di pa sila kasabot. Niko, sige lang. That is on paper, design on paper. Tanawa lang yung mahuman eh. Paghuman. Bahala na. Wa ko'y ginansya ni. Ako ah. Tanawa lang ni kahuman. Karon. Yun sila ang bahay. How do you feel when you see, like, you know? Siyempre. Kuan nga. Like, din yun. Kanang kabaw ka nga. Ikaw mo'y naghimo. And then, when you go to church, ina na ba? dili kay siyempre kuan man ni ang kana idea is gikan man sa Ginoo you know, kay siyempre do naman ni mga liturgical significance ang mga design di malang kakaingon nga buhat lang ka ani wag to blah 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 gusto ka mo butang ani for the sake of design dili man ang liturgical kanang significance man mo imo sang basahon so that must be you must have some sort of understanding sa Ginoo siguro that's para also, maka-arrive ka. Correct. That's also very important. The respect for the the liturgical aspects. Diliingon nga ang kwan, ilaila ni Father Brian Brigoli. Father Brian, iya ka ng kwan, committee. Iya sa ng expertise ka ng cultural anthropology. Sila mo yung kwan, siya yung mukhas design. Mag-abot lang una-una ba? Bitaw, Father Brian. Siguro mamingin si Father Brian na kinima kung gusto mo na. Siya na yung mo. What?
kay mutang bitong kay mo may in charge sa simbahan na si Brian Ron. Father Brian man mo iyahamang gid nang kanang committee kay iya man ang expertise ang mga archaeological aspects and kuan cultural aspects. Nindot, excited ko for you. I think you were meant to come home to also have more projects for Cebu and for the Philippines. Makayon siguro po. Basi ito yung siguro sa Ginoo. Okay. Basi the more nga naa ako dito, basi ila makita siguro nga basi on this date yun ani basi masugod na kang kalayo ba makuha na ka. Ipaduol ka na rin. So kuan na. Ibalik di ka dili. At least doon kayo sa doon ng tabo, no? Kay I'm planning to have Hill Maningo as next. Pag umsa to na Hill sa Hill Maningo. Another artist. Yes. Bitaw, maayo na siya mga kuan po. Muna, next week na lang muna itong bitawon. Puro mga architect. Correct. Artist mo ito. Bitaw, no? Pero pag uli ini mo, wow, gimingaw dito. Wow, when kanang kuan mo ko if ang akong personality if I decide on things kung anak ko there's no looking back. Eh kung kuan ka murag kanang half-hazard lang murag kanang duna pa kay mga nahabilin pa nga gusto pa dai ka so walay point nga mauli ka niya imong mind wala diri ba niya to think serve sa go sa akong auntie ron nga Alzheimer 84 years old full time caregiver ko niya akong sister wife day shout out kanang nag breast cancer siya fourth chemo niya last Tuesday usasad na mao siguro nga you were made to come home. Niya nagpahiling na siyang tatay. Karon wala pa mika ari. Dalunon pa. Ako nang i-mention ni nanay ang ko. Oh, si nanay breast cancer muna. Wala na kinikim. Wala na, 25 years. 25 years ago. Beto. Feeling na ko daghan kay magpahiling ni murong sugod. Karon na nato mang message kay may cancer patients ron nga mangduol nimo pero ayo taon huwata nga kanang kuan na ha kanang too late na terminal kanang the earlier the better kung sa science and sa doctors early detection is the key dili sa jakong tatay nga healing dili sa din taon ninyo arion si tatay kanang terminal na di ba kanang binugoy pa nga po nga nang murag wati na lang way kapirma niya ay hapan yung dalong tatay ayo pud kay diba nga sa benay ka ng di biyata Ginoo nga to maghangyo raman tas Ginoo tinood one always maginang emphasize ni tatay nga instrument lang siya he asks God to use him to help others nga nagkinahanglan so kung kuan ayaw nagunya-unya ugna na po kabaw na mo din ha schedule na kahit di biya po ni siya pirmi na adaring magpaabot lang nabi ni nagkakilakaw po kay spreading God's word to other places po bringing back a lot. Bringing back a lot of people. Diba tayo kay, you know, naghang manawag. So, go. Well, there is the opportunity. Ako yung lisod niya yung pre-over. Kinibang manglagas ng buhok ba? Ha? Dubo man ni cancer ang nangatangtang ang buhok tayo. Saan mo pwede naman yung mutubo? Hala. Sayuan na igo eh. Ipares ako ba? Mamsa lang ako ba? Ito, no? Masig na sa day purpose tayo. Si God, anak. Unsa may purpose, anak. Basin sa ugdaghan sa tiyan. Ang ginausad, blessing mo na kay imagine. Nakasave kag shampoo. Kanya. Di pwede naman kag-ikaw rin mo-save. Pero na, so, kasave sa kag-barber. Cost-effective siya. Di na ka mapaputol. Di ka manyampo. Basin sa duka ng ugnindot. Bukas lang yun doon ang imong sabon. Kaya na po ka magsabunan. Taas na may mong agtang. Sabunan pag yun na. O, ibang naman na bon. Kasi na akong lako na magkagsabunanan. Kaya sa akong kaan pa. Nain kay katayo. Saan ba takibaw?
Wala ka bawa na, basig na asad na kon. Basta ako, wag ito. Pero kanina plangod, basta musinaw na nga ito. Ang tang, magawas na yung imong paka ng kalbo. Munindo siya na imong tingong. Munindo siya kakitingong ka na. Unsa ko na yung connection, oy. Kay gabito na mo na sa Ginoo. Dim, sa ka na kibawa na tayo. Unsa man, ha? Kay ka ng experience, ana? Muna, o niya. At least ang mga minus ang tentasyon. Kay mga babae. Mga girls. Oh, di tanaw. Pao na ka. Bisang, kay, dili ka pa, may kagtingog. Delikado. Oh, yeah, guwapo ka. Listen kayo. Murag na, ay, mo na lang nag-ibaway-ibaway. Murag akong tanaw na, magyog kayo. Are you thinking what I'm thinking? Murag na, magyog kayo. Oh, yeah, the same thinking. Murag na, magyog kayo. Pinuna na yung pinangga, itas Ginoo. Maghimo yung Ginoo pamaagi nga. Malikay ka malikay sa tentasyon. Malikay tas tentasyon. Kinago ni mutanan. Saaday ni mo nang guwapo ka. Ano? Ano, no? Saaday ni mo nang mga ikagtingong. So, kuya, wag lang Ginoo. He will do something to let you stay away from temptation. So, na yun, nagkuhaan ta ni Kuan, be? Para... para di ni ma... tagakstaytayan, pirmi, ano? O, mo, sad ka, brother. Gipauli, sad ka, diri. Aron di ka matintal dito. Kay, sunod tanaw, tatay ni mo, tingay, lain na imuhang mga ampo ba? May nakaroon, Rosario, yun. Siguro. Kanang pag serve sad sa akong auntie mao siguro oh. Mao kuan kanang indulhensya to take care mao gina catch up sa 16 years nga nawala ko ba kuan baya na apil man na diba tayo sa indulhensya kanang caring for the sick kanang visiting the kanang people in jail apil na kanang acts of mercy it's obvious na mag kana mo magam ka o sakiton ni sunday Alzheimer pa gini ako sa gay may kena ilan pa kasi mong ante no ako rin sa itaugon wala sa ilan siyang una-una ron iyaran kaya katungwa ako dari sige hang kung tawag lang ini nga asa ko nuko nga ako nga isuon nga naara dari iluan nga akong manghod nga to sa states and hindi na magayo ako rin sige hang tawag sige video call na kuan na lang biya na mostly ang ma-retain nila ilahang emotions kay memory loss naman na marag ang long term siguro long term memory mo mabalik but the short term mawagtang ako na ako arakos balay link. Yeah, sakto ra sana niya every now and then ug nailakaw sa tatay na communities nga importante ang sharing about your healing experience makaadto sad ka. Kay karon sugod naman balik face to face. Di ba? So kanang ningon man ka nga di ka anad og mga ingon na sharing. Pero naka-try na ka. Wa man ko mag-aspire og kanang magkuhan gyud. Pero few instances siguro pero dili gyud ingon nga ingon na frequent ba. On occasions ra mabilang na siguro mayapla. Oh, pero murag naman to'y kuantay kadungog mo ko diyan atay speakers training ba to? O karong 20 man siguro. So, pwede kanang kuan ganahan sila inquire lang kay murag magpalista man mo ni Sis Joanne Mercado if you want to learn kanang sa man tay speakers training for kanang sharing of testimonies ni nana. Basin magtuusod mong pang newscaster na yung speaker dili ha. Para na sa community. Para makat-on mo og kanang proper way of kanang sharing to the community. Kay kanang speaking is not just about talking baya. It's also being sensitive to your audience. So, pero ako sa akong side lang, kawa mo ko kakuan sa the science behind kanang speaking in front of daghang tao. Kanang, I'll just talks speak straight from the heart. That's very important. Ay kanang speaker sa Ginoo. ABC na. Unsa may ABC? Accurate and be Christ-centered. Ah, very good. Ano na sad ni acronym si Tatay da.
Bitaw. Importante yun. Bisan pag kuan, in anything, accuracy, truthfulness is always important. You will never go wrong with truthfulness. Unya, tay ka nang gamay naman lang tag-uras, ato ni siyang pangayuan sa iyahang mensahe sa mga kanang mga na ay health crisis nga giatubang karon, especially in relation to your experience before. Kuan siguro, ang ako lang masulti is kanang ayaw lang yun mo ka discourage, just keep faith sa Ginoo. Kana siguro mga trials na nga niabot na to, kay for the things that we have done in the past nga medyo kuan pa siguro nga layo ta sa Ginoo, murag gipukaw lang ta para makabalik ta niya. On that sense, at makatabang saga sa ubang tao nga na nawala sa na nasaag ba nga dili na makabalik sa Ginoo. So yun na ara siguro. Have you ever kanang met after no, after within the 20 years nga cancer free na ka, nakamit ka og parehas nimo nga naapoy cancer cases nga imuhang na advisean? Oh, daghan. Lain, dili parehas case sa ako, doon na yung specific type of cancer sila, but ako lang, i-comfort lang ako. Mauni, nitambo na ako. But at least, makakuhaan sila nga kanang, dili ta magkanang ma-desperate ba? Napay hope yun. Balik ka sa Ginoo. Pero katoday mo ang cancer, when it happened, is it in the family ba? Kasi gara na tayo, no? Ako nang in the family? Family siguro, father's side. Genetics. Naidaghan yun, anak ang cases. Pero, huwag maabot na. Abot na gina. Ato lang, ha. Prepared ka nga. Natas, you know, okay. Misod ka yun. How long did it take for you, day, to accept? Or kanang di ba ningon ka na abot ka sa point nga namurag denial namay nana so how long did it take for you to adjust? One siguro say a month siguro, 2 months mga ana kay katugong nag send email na ka. Sa ako mga contacts nga I want to make peace with you blah 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 nana kay ka pasalo ako kung sa mga nahimo na ko nga basta shock lagi ta email back sa sila balik. What happened? Pero why put nga naabot ka ana? Di nagunahon na ako kay ang akong thinking yun is ana in the tunnel na yun. Kuha na og sa video game pa ni game over na ni. Wala na yung bonus na ni. Did a time ever come nga ni question ka kay ang uban ba ya mo question? Kakanaran ako ang kanang sa ako I'm proud to say siguro nga wala gyud ko mo abot ano no kanang state of mind nga kuan mayon ana kuan ko accept lang ako although sakit kayo ang pagdawat pero wala tay may Bitaw. That's good. Maabot. Ang uban, di ba, maabot sa punto nga, ano, ako man. Na, mo, start to question, ano. Tungod sa siguro ang naka-help is pag-join ako direct at tungod mangod sa community naimo comfort nimo dagahan mo kuan medyo kuan ka anang rational gyapon ang imong mindset ba murag it's a matter of mindset ra mga siguro gunagon in dealing with any crisis no mindset ra gyud. How important also is the support of one the community and the family nga kanang faith ba? Faithful? Usagi na. Usagi yun. Family. Mawagin na yung pinaka-importante. Yeah. Ang kuan, ang effect sa imong kanang pag-join sa community is nakausad o ganang impact. Bitaw. Okay. Ang advantage na yun for me is kanang there is a community nga who helps you pray ba? Even if they don't know you, they pray for you. Unya kanang in a community nga lain-lain sa experiences, some of them like yours, some of them
mas grabe pa sa imuha kan. It helps by knowing kanay akong mga nakauban nakaagi mga aning kalisdanan, but kanang it's also a reminder nga wa gay nisla na wa dag paglaom o pagsalig sa kuan o nana ba. Plus si tatay yun is the walking example of God's mercy kay lahi po sad good to ang iyaha no. Akan. Duha na ka-extension. Correct. No? Kada so, tao siguro lahi-lahi. Nine ana. Kanang mga intimate experience sa Ginoo. You know, but it means also that you are meant to do something. You are meant kanang to... You are meant to... Sa tawag ana kanang kang tateng po nga, you have a mission. Siguro. Okay. Sa so, tayo, if the Lord needs you... Kinala pag-discernment niya mayo, kaya pa. Pero I think you're doing it already. Kanang imuhang works ba? Using your talent, God-given talents to help also the church? I think dako kay na siya nga kuan. Di man tanan blessed o ginana nga abilidad. And for you to be internationally in demand, and yet you manage to also give time to give back here sa atua and to the church, dako kay na siya kuan tayo eh. Dako kay na siya og dako kay na siya impact. Labi pa sa mga Subuan nun. No? Sige, basta anakoy isend ni mo nga link kay unsay mga articles dito nga basig gusto ninyo i-plug together with this one if i-compile ninyo ni show. So at least tamoy ma-pick up ito. Ano? Wala ang katugong hard copy niya na misplaced na nako yung daghan yung mga books nga kwan. Pero ang digital format na. Is naapa. Sige, ato niya itong ipakita para ika-replay tayo. Pwede niyo i-plug ninyo ang mga highlights. Makitaan to siya. Bitaw. Kaya, kung ano ay, kanang light food na siya. Unya. Yes, tay. Katong sa kalbayo. Inyo itong ipapita. Ako nakitaan, bitaw. Ano ko nindot, sad. Tanawagin ang totality sa project o ang history niya prior na sunog ang patria di Kalbayong. Ang ko'y mga pictures ato. Before and after. O before ng sunog. Kuhan sila. Bumbiro dito. Kuhan. Nga, after ato, groundbreaking, drop me o ka ng plano. Very far out sa akong una-una na ma-realize ang budget. Kaya that was multi-million budget. Kung cost at the time of inception niya, taas kayo ang kuhan. Nang taas kayo kayo ang cost value ba? Nga nangayo gayto sila og kwarta bisan asa yan doon na to'y kapilato nga synod nga nagkuan sila si Bishop Palma ato para maka gather og funds lang ba for the construction o, prior to that na yung mga on the sides like kanang altar sa St. Vincent de Paul dito ato trabaho na ko sige ko balik nga to sa Kalbayo sus kubong balik nga to lipong mauna. Namalipay ang mga tao, ano eh. Especially ka nang, kita mong good ko tayo, sige post ni Brother Tony Ortega, katubang, katugay mong gipak na rin nga Santo Niño, na abot na dito, lipaya in town nila kaayo. Ang usapan din na ang Pedro Calungsod. Musunod oh, sad. Yeah. Ako, I'm very sorry nga, up to this moment, wapa yun mong gawas ang akong visa. Visa. I don't know ha, kay sa 20 na mong gudang internment ito. Yeah, maybe pagka 21 na namang gawas kong visa, doon na dyan laing purpose ang Ginoo. Sa so, embassy tayo, wala pa di ay? Wala. Pikin na kayo. Nag-ipakila na kung daan ng Pedro Calungsod po. Anytime we ship na lang yun na. Beto. In God's perfect time, basin o kuan, napamayla yung mga... Buwatra mo yun sa Ginoo. Beto, Ginoo yung agdun. Tawagon ako si Mike. Si Imoning idea niya, ikaw nung di kakuyog, ikaw sige lang kayo. So si Mayor Mike, makaadto. Oh, siya yung makaadto. Si Raymond, makaadto po. Sila, pito sila, o walo, nganto. So sila mo yung represent kayo. Santo Niño di Cebu man yun. Ano wala na lang nilagi, appeal imuhang papers o process, uy, sa ilang protocol office. Kaya, doon na yung kabubutong Ginoo. Bitaw. Ginoo la ag doon yun. Kaya dito lang, mag-igor ako mo intron. Well, I don't need publicity nga muna, ano. Trabaho mo nyo sa akong ikaw at trabaho sa Ginoo. Yan, naghanggang tipunog akong trabaho din eh.
niya ugma kang Bishop Tabaho niya episcopal niya nga coordination. I have to be there kay kami sa mga ining papal awardee, we have to be there. So iko do na jud katuyuan ang Ginoo. Even Bishop Palma, as Bishop Palma is supposed to be with me pagpuyo sa Canada. Ang taga Bohol po nag-request sa ilang bishop, di ako nang gi son of si Archbishop Abet. Oy, tando na. Even si Archbishop Do sa Leyte, kay mga Bisaya, ang guning organization. Ingo mo sa taga Leyte, kami kinanglan sa namo, kami mo pretty sa mga bishop. Tando. Karon, na timing man nga, ugma man ang episcopal ordination ni Tabaho, bishop nga na yung manyo. Isang nila ko bishop kay apartment sa Koso. Papal koan mo. Tanawara yung Ginoo. Para diri ragid ko naman sa ato atay. Diri ko naman. Arigid mo sa ato po, ako yung nastunin nga. Pag-organize lang din ng seminar, kay makuha naman ako yun na anytime this man ako bisa. So we can organize the seminar there. Mag-adto ka pa doon, yung ka-birthday ni mo na lang ko, no? Na. Sa Canada. Para na pa'y time kay October. Canada? Canada. O nga, Taiwan naman tayo oras. At to sa doon na tayo oras. Naasad gamay. At yung isunod, imuang kagandayag mag-atang ni mo. 10 minutes na lang. So maunay, no? Makiksunan. Sama sa mga lain mga higayon nato, na una tamo tiklop sa atong kortena, una tamo biya sa kahanginan, magbilin tagkamubo ng mga pag-ampo, mga healing para sa atong mga kaigsunan nga kinangnan usab o paghikap sa atong Ginoo. So ibutang nato atong kahulingon sa presensya sa Ginoo. Sa ngalan sa Mahat, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Lagi itong Amahan, natapos sa sahan ang among oras karong adlaw. Daghan sa atong mga nananaw karon, nagakinanglan sa imong mga paghikap, sa imong pagtugot sa unsa ilang gikinanglan. Ikapas sila. Ayuha sila. Na mga kaigsunan, ang grasya sa Ginoo, dili ka abot ka na to. Kung dili na to, limpiyaro sa atong konglingon. Try to examine your conscience now. Examine your conscience. Kunun sa paimo na himo mga kalapasan sa Ginoo, sa iyang mga subo, hinulsuli. Hinulsuli ba suli? Purify and cleanse yourself from your repentance. Being sorry for the sins that you have committed. To empty yourself. So that the grace of the Holy Spirit can come to us. Can overflow us. Ask the Lord. Yes. He listened to your heart. Not to your mouth. Surrender to Him. Yes. In Jesus' name. Jesus, precious. Glory be. Now, try to remember who are those people who have offended you. Kato naghatag ka rin mong kasakit, kayo mo, pasailua. Pasailua. Kayo sa ka na sa mga babag kanato. Sa dili na to, sa wa na to, pagpasaylo kanila. Dili makasunod ang grasya itong Ginoo din ka na to. Matthew 6:14, ang gayon ni na, kung ikaw dili ka pasaylo kanila ang Diyos nga man sa langit, dili usap ka pasaylo kanila. Yes. Bugat. Lison ipasaylo. Apaningon ang Ginoo, ask and you shall receive. Ask Him to come to you. To come to the deepest part in you and help you to forgive completely.
wala la shanda la manahia la la shalamanai. Be healed in the name of Jesus. Heal each one of them, Lord, inside out, body, mind, and spirit. Be healed. Yes, Lord. Repair what is needed to be repaired in their body, Lord Jesus. Lord, give nourishment to their bodies, organ, Lord Jesus. Let your most precious blood purify and cleanse them totally. From the tip of their head to the sole of their feet in the name of Jesus. And boost their immune system, Lord. Hallelujah. Heal each one of them inside out, body, mind, and spirit in the name of Jesus. Yes, Lord. Thank you, Lord, for coming to us. Thank you for your touch. We praise you, we glorify, we honor, we bless you, Lord Jesus. Thank you so much. Thank you for your love and your touch. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever and ever. Amen and amen. Father God, bless all of us as we make the sign of the cross. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. So, mga kaigsunan, pagkaninot sa lihok sa Ginoo. So, ayaw dyan yung saipa, ha? Sunod si mana, makikuban sa kanamo. Yung matag Merkulis, na itong live prayer meeting, no? Just open your TV sets. So, muna, ang atong malunis, ang atong paghigmata. So, muna, sa Sabado, kamong dinhang mga taga Danao, nami, alas dos na nami din kay alas 4 mo siguro ang prayer meeting, we will be there. So, daghang salamat. Shalom. Of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Usaka pagtuo, usaka tingog, usaka katawhan.